Very blessed Jesus filled Thursday morning to each and every one of us. So, meron lang po akong friendly reminder. Do not limit God. Do not limit the Lord Jesus Christ kung ano yung pwede niyang gawin sa inyo at sa akin at sa ating lahat. Nakalagay po sa Ephesians 3:20, Epeso 3:20, sa kanya na makagagawa ng higit sa pwede nating isipin at hilingin. So, nabasa po natin yan, di po ba? Mga ilang ulit na po, abay madami. Pero nagdududa ka pa rin ba? Abay opo. Naway-way down ka pa rin ba? Na-overwhelm pa rin ba? Opo. Pati po ako, dumarating po yan sa akin. That's why we need to focus more sa pagbabasa-basa natin ng salita ng Diyos. Sapagkat yan po ang tanging makapagbibigay sa atin ng lunas, actually, ng para ma-solve kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Alam niyo, paano mo solve ang problema ko? Simple, just look unto Jesus. Look unto Him. Do not look on the situation. Do not look sa sarili mo. Just look on the Savior, Jesus Christ Himself. Niligtas niya tayo sa kasalanan. Tanggap po yan ng karamihan. We are being saved by His grace, yes. Pero alam niyo po bang niligtas din niya tayo sa mga kahirapan? Niligtas din niya tayo sa mga karamdaman? Niligtas din po niya tayo sa mga kabagabagan, na mga ganyan, na mga pwedeng danasin ng ordinaryong tao. Niligtas po tayo ni Lord Jesus. Full package. So, lahat ng pwede nating hilingin at isipin, kaya niyang higitan. Huwag natin siyang ililimit. Kung may situation ka, wala ng pag-asa, madali po yung maramdaman ng kahit na sino. Marami po ako nakikita ngayon kasi dito po sa YouTube, marami po mga nangyayari na parang puro kung talagang isusuma mo na way down sila, na lugmok sila. And sometimes they think about God as parang last resort na kanilang tinatawag. Hindi po ganun. Jesus should be the very first one. Because siya po ang pinaka-concern sa atin. He should be the very first one na tatawagin natin. Lord, may situation ako. Lord, ganyan po ang problema ko. Lord, kulang ang pera ko. Lord, paano ko ito mamimit? Ganito, ganyan, Panginoon. Anyway, nakalagay po sa Bible, bago pa tayo humiling, alam na ng Panginoon na kailangan natin ang lahat ng ito. So, we should always remember the scripture, Ephesians 3:20, na nakalagay na sa kanya na makagagawa ng higit sa pwede man nating isipin o hilingin. O yan lang po, friendly reminder lang po. Kailangan po natin ang mga ganitong salita. Magpalakasan tayo daily. Medyo umiingay na po, maingay po kasi dito. So again, thank you very much po. Lagi natin tatandaan, Jesus loves us. Jesus truly loves us all.